Love you, anak. Saan tayo pupunta? Where are we going now? We're going to Lola Juliet. See, ah. Wow. Yay. It's delicious, honey. Good job. Wow. Good job, mahal. So this is my baby. This is my 10-month-old baby. She just turned 10 months today. And she is exclusively breastfed. Iba yung tinginan nyo ni baby pag nagbe-breast milk talaga siya. Iba yung development ni baby, mas mabilis, mas active si baby. That night, iyak ako ng iyak nun. I was really scared. Ito talaga yung dilemma ng health worker, yung makapag-carry ako ng sakit sa family or ako mismo mahawaan ako. Tapos natakot ako na magka-quarantine ako mag-isa, iiwan ko yung baby ko sa husband ko. What if yung husband ko mag-turn positive? So, mas kawawa si baby, hindi niya ako kasama. Mas kawawa siya kasi wala siyang breast milk. So, yung biggest fear ko is for my daughter. Na sabi ko, oh my God, baby pa siya. Masyado pang baby yung anak. Sabi ko, ayoko pa tumamatay. Hindi pa ako pwede mamatay. Ako po si Lovelyn Veronica Ramos. Ako ay isang COVID-19 survivor. Alam mo yung kahit hindi mo kaano-ano yung tao. Yung, alam mo yung, hindi lang dahil aalagaan mo siya or hindi lang dahil may sweldo ka or trabaho mo yan. Pero andun yung death nung care mo sa kanya, concerned ka din sa emotionally, mentally. So, overall, yun ang inaano mo eh. Hindi lang yung physical na paggaling ng tao. Kasi lahat ng profession or hindi lahat ng trabaho, may ganun na chance or opportunity na makatulong ng ganun. Timing naman noon, my mommy, my lola, was very ill. I needed to come home kasi ako yung mag-aalaga sa kanya. And hindi ko talaga naisip na mag-settle down doon. Hindi ko rin naisip na forever akong OFW. So, nandun lang ako for the job opportunity. Kasi very tight yung competition dito para sa mga nurses. Nakita niya ako sa office ng tita ko. I visited my tita sa office. Tapos, apparently, he works there too. It was very quick. It was a whirlwind romance. Hindi na lang namin namalayan. Oh, buntis na ako. Tapos, ayun, may kakasal na. Ang bilis. Dahil nurse din ako, so alam ko din yung mga dapat kong gawin. And with the help of my OB, syempre kinoconsult ko din yun. So, I see to it talaga na nakakatulog ako at least 8 to 10 hours. I had 15 hours of labor. Pero okay lang, it was all worth it. Yung pain, lahat. Nung nakita ko yung baby ko, oh my God, ito na yun. Parang sabi ko, excited na ako ibigay sa kanya yung good life, yung lahat ng mga best gusto ko kasi ibigay sa kanya. Love you, anak. Saan tayo pupunta? Where are we going now? We're going to Lola Juliet.
Ah. Wow. Yay. It's delicious, honey. Good job. Wow. Good job, mahal. It all started last month, no? First week, I think, or second week of June. Actually, kasi that time, I was feeling ano na eh. Medyo feverish. So, sabi ko nun, may normal lang siguro kasi nga pagod ako from work. Kasi yung shifting namin nun was, I work 44 hours in 2 weeks. Yun yung shift ko. Tapos, 12 hours shifting yun. 12 hours of duty. So, sobrang pagod talaga. Tapos, nasa ER pa. Tapos, I was feeling a little ano na, pain na sa paglunok ko. Sabi ko, parang may tonsillitis ata ako. June 22 ng gabi, I was about to sleep na. Ayun, tumawag na sa akin na yun nga yung result, ganyan. We tested positive, nasaan ka ngayon, where is the baby? And then, yun, that night, iyak ako ng iyak noon. I was really scared. Ito talaga yung dilemma ng isang health worker, yung makapag-carry ako ng sakit sa family or ako mismo mahawaan ako. And ito yung nightmare talaga ng mga mothers na yung baby nila yung magkasakit. So, yung fear ko talaga, yung biggest fear ko is for my daughter. Na sabi ko, oh my God, baby pa siya, paano ba to? We will be housed in a hotel. So, sabi ko, mas natakot na naman ako kasi hindi ayoko iwan yung baby ko. Good thing kasi yung chief nurse namin, yung supervisor ko sa work, everyone sa work was very supportive. And yung hospital din kasi namin is a mother and baby friendly hospital na naniniwala sila sa zero separation ng mother and child, especially pag ganito may pandemic. So nag-agree sila na hindi ko ihiwalay si baby kasi nga nagbe-breastfeed. Tagal nung 14 days, baka within 14 days, may lumabas sa akin na symptoms or kay baby, doon ako natakot. Tapos natakot ako na magka-quarantine ako mag-isa, iiwan ko yung baby ko sa husband ko. What if yung husband ko mag-turn positive? So, mas kawawa si baby kung maiwan siya dito. Mas kawawa siya yung hindi niya ako kasama. Mas kawawa siya kasi wala siyang breast milk. Hindi ko pa nun masyadong alam na may mga mommies or may mga tao na mag-disagree dun sa decision ko, no, na dalhin si baby. May mga nag-comment din kasi na I put daw the baby at risk, ganyan-ganyan, kung bakit ko daw sila dinala. So, yung sagot ko dun was, hindi ko, during that time, yung that moment talaga, hindi ko inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Ang alam ko lang is, kailangan ko isama yung baby ko dahil pwede ko isama ang baby ko dahil hindi ko siya mahahawa. Kasi nga, yung COVID ay hindi siya mahahawa through breast milk. May kakayanan yung gatas ng nanay sa pag-iwas na mahawa yung bata sa mga nakakahawang sakit gaya ngayon nung sa COVID-19. There are two ways. Ang una, it's either yung gatas, diretso yung effect mula sa nanay habang sumususo yung bata, yung mga antibodies na nasa gatas ng nanay lumilipat na isasalin sa bata. Yung mga antibiotics na yon, antibodies, tinutulungan niya yung bata para umiwas sa sakit. Pangalawa, yung pangmatagalang effect. May mga anti-infective properties yung breast milk. Merong immune globulins na nasa gatas ng nanay at yon ay nakakatulong para maiwasan ang pagkahawa ng bata. It's very safe to breastfeed, even for confirmed or suspect COVID mothers
who needs to breastfeed. Unang-una, bago magpa-dete, linisin yung katawan, yung kamay, yung hand hygiene na sinasabi, gamit ang sabon and water or alcohol na 70% alcohol-based na sanitary liquid, yung mga ganon. Aside from that, kung maaari, linisin muna ng nanay yung kanyang yung breast niya. At isa pa, kailang mag-mask siya. Yung tamang paggamit na ma-cover yung ilong hanggang sa chin. At pagkalagay niya, huwag na niyang hawakan yung kanyang mask. Tapos, tsaka na lang niya padidihin yung baby. Pag mother ka, kailangan talaga selfless ka na. Kasi yung isipin mo, yung wellness ng baby mo, kung ano yung ikabubuti ng baby mo. Natouch ako sa ginawa niya, sa pagsasakripisyo niya, dahil kahit pa nag-positive, mas lalo niyang parang tinake care ng baby namin. Ikakabuti naman yun ng baby namin eh. Kaya kahit malayo kami, yun, sakripisyo talaga. Grab baby, make sure na you disinfect them using alcohol para sure din tayo. So yun, avoid contact na, avoid too close contact kay baby. No kissing as long as you're wearing mask. Frequent hand washing is practiced and disinfection of alcohol. It's okay and safe to breastfeed your baby. So this is where I pump. We have here the breastfeeding and breast pumping area for staff. So I have here with me my breast pump, electric breast pump. I only have one bottle kasi nasira yung isa, so isa na lang yung gumagana. I also bring with me my nursing cover. And of course, I always bring my milk bag. So ito, ginagamit ko na yung first 20 minutes break ko for my milk pumping. Ito po ay under sa Expanded Breastfeeding Promotion Act under RA 10028, which gives us at least 40 minutes of break para makapag-pump or express tayo ng milk, and also makapagbigay din sa atin ng space ng area kung saan po tayo pwede mag-pump. Number one kong na-realize was family, pinaka-important sa lahat. Basta complete yung family ko, healthy yung family. Every night din, parang ang prayer ko, dinadaan ko sa casual conversation lang with God. Na. Tapos at the end of it, sabihin ko sa kanya, okay, sige, ikaw na lang bahala, ganun. So, during nung COVID, ganun pa rin yung pakiusap ko sa kanya. Na sabi ko, Lord, palakasin mo ko kasi para yung anak ko, matulungan ko din. Pag hiningi mo kay Lord, ibibigay niya talaga. Naniniwala ako doon. Yeah. Love you, anak. Wow. Ako po si Lovelyn Veronica Ramos. Ako ay isang COVID-19 survivor.